talaga bang alis ka? Tanong ko din yan. I don't have to leave. I don't wanna leave. Pero ano magagawa ko? Binantaan na ako ng daddy mo. He wants me out of the house. Hindi ko makonvince si dad. Galit siya eh sa tuwing kinukwestiyon ko yung desisyon niya kay Lena. Don't even try. Ayoko madamay ka pa dito. Baka masamain pa ng daddy mo if you go against him. Yeah, mama. Hahanap ako ng magandang timing. I just want to make sure you'll be okay. Salamat, anak. Hindi lang talaga ako makapaniwala kung bakit pinili ng daddy mo si Lena over us at ginawa pa niya second in command. Hindi ko rin maintindihan yan si dad. Hindi ako sangayon dun sa decision niya. But I don't have any choice but to concede. Just keep an eye on that, Lena. Hindi natin talaga alam kung ano yung ultimate plan ng babae niyo. Sige, ma. Ako nang bahala dyan. I'm one step ahead. Tumawag si Ate Ramona kanina. Nahalap na si Fernando. Mabuti kung ganun. Teka, sasabihin mo ba ito kay Lucas? Dapat bang makarating sa kanya? Para pag-awahin pa sila lalo. Pero kasi kung mapipigas si Fernando na umamin, na si Conrad yung nag-utos sa kanya, maja-justify sa mga mata ng tao yung ginawa ni Lucas. Babalik yung kredibilidad niya. Hindi dapat mangyari yun. Hindi habang hawak ko pang Royal Wellness at nagagamit ko pa si Lucas. Ate, mabuti naman at nahuli na tong Fernando na to na kumidnap sa inyo. Mabilis kumilos si Mang Kiko. Tsaka, alam mo naman yon, laging readying tumulong. Kamusta po pala yung pagpunta ninyo kay Doc Sherrod? Pumayag na po ba siya? Oo. Lalo na nung malaman niya na marami siya kasama. Nag-text po si Nung Kiko. Manood daw po tayo ng balita. Ah, wait. Tika. Ito. Nahuli na ang kilalang drug lord at mafia boss na si Fernando Castro matapos itong mamataan ng mga otoridad sa bayan ng Salvacion nitong umaga. Sinubukan ng drug lord at mafia boss na si Fernando Castro matapos itong mamataan ng mga otoridad sa bayan ng Salvacion nitong umaga. Sinubukan pa umanong tumakas ni Fernando Castro, kaya may naganap pang barilan bago ito tuluyang mahuli. Wala namang naitalang sugatan sa nangyaring palitan ng bala. Sa dami na naging biktima niyang Fernando na yan, tama lang na mabulok siya sa kulungan. Pero hindi lang sa pagkakahuli niya humihinto ang lahat. Oo nga, atraso niya sa akin yung pagkakakidnap niya sa akin, atraso niya sa lipunan ng pagbebenta ng droga. Pero marami pa tayong kailangan sa kanya. Kailangan natin siya magsalita. Kailangan niyang ilaglag si Conrad sa lahat ng mga inutos sa kanya na ipatumba. Ate, bubulukin natin si Conrad sa kulungan. Iisa-isahin natin sila. Galing sa marketing, for your approval, pero na-review ko na. Kayo na ka pa nakarating? Oo. Duman ako sa MNR pero dumiretso na ako dito. I saw it in the news. Nahuli na si Fernando yung mafia boss. Yung tauhan ng drug lord na yun, yun ang unang nagtangka sa buhay ko. What was that you're doing? Sabi ko naman sa'yo, marami akong kayang gawin na hindi kayang gawin ni Adrian. Nakipagtulungan ako sa mga pulis para mahuli si Fernando Castro. At nagawa ko. Ngayon, hawak na siya ng otoridad. Kahit nahuli na si Fernando Castro, hindi pa rin settled ang kaso. Pero ang panlalaglag ni Fernando kay Conrad na siya ang naunang magpapatay sa kanya, kasama na rin ang lahat ng illegal na transaksyon nila, oo. Kapag nakulong na si Conrad, paano pa siya makakalaban sa'yo? Your case is as good as dismissed kung bibitawan si Conrad ng mga koneksyon niya.
Ngayon, gusto kong malaman kung bakit mo ako binigyan ng posisyon sa Royal Wellness. Hindi mo nagustuhan na naging desisyon ko. Gusto ko lang malaman yung dahilan mo. Matagal-tagal mo rin akong tinaboy sa kumpanya mo. Alam mo na nasa MNR pa rin ako at kalaban mo pa rin ako. Kalaban nga kita, pero para pang lumaban. Ang nakakatawa kung sino pa yung kalaban ko. Siya pa yung naging totoo sa akin. Ikasira ako man o ikagulo ng buhay ko, regardless you tell me the truth. At yung mga tinuring kong pamilya, pinapangal loko ng gamit. Pinagsasaksak nila ako sa likod. I must admit, you are a worthy competitor. Hindi mo talaga sasabihin kung saan ang paprika ninyo ng droga. Hindi ako magsasalita hanggat wala yung abogado ko. Mag-aaksaya ka lang ng pera, hindi ka na mailalabas dito ng abogado mo. Dahil sa dami ng krimen mo, ang pag-asa mo na lang, makipagtulungan sa amin. Wala kang lusot sa mga krimen mo. Matagal ka na namin binaginitan dahil alam namin, ikaw ang nagpapakalat ng droga dito sa pasina. At bukod sa drug trafficking, meron ka pang ibang mga krimen. Alam mo ba, Hernando? Umamin ang mga tauhan mo sa mga trabaho ninyo ng pagpatay. Tota Ferrer, yan ang tauhan mo na inutusan mo na itumba si Lucas Narciso. At hindi lang si Lucas Narciso ang nasa listahan namin ng mga pinapapatay mo. Mahaba ang listahan namin, Fernando. Huwag ka nang umasang matatakas ang mundo at malulusog. Kanina ka pa tahimik, buong biyahe. Bira na nga lang tayo magsama, hindi pa ako kinakausap. Kanina gusto ko na sunduin. Pero ayaw mo, kahit nandun na ako. May problema ba tayo? Pagod lang. Maraming iniisip. Well, all the more na dapat mo akong kausapin. Pag-usapan natin, isa-isa. Lena, kakampi mo na ako ngayon. And I love you and I care about you. Gusto ko na magpahinga, Miguel. Then, Lena, live in with me. Let me take care of you. Settled na ba divorce papers ni Rachel? Magulo pa ang iisip ni Rachel, Lena. I don't think it's the right time para guluhin siya about the divorce. Matagal lang kaming hiwalay. Alam mo yun. Hindi ko na siya pinupuntahan. Hindi ko na siya kinakausap. Alam mo, Miguel? Sayang tayo kung ano meron tayo. Kasi wala tong pupuntahan kung urong sulong kayo ni Rachel pagdating sa paghihiwalay ninyo. At hanggat walang divorce papers, huwag kang umasa na papayag akong mag-live in tayo. Excuse me. If this is about your mom, Adrian, hindi mo ako madadaan sa pakiusap. Malaki ang atraso na sa akin ni Conrad. And you of all people should know na non-negotiable ang pagpapaalis ko kay Vanessa sa bahay na to. Then what about Lena?
that, ang mas concern ko, yung pag-appoint nyo sa kanya bilang kanang kamay nyo sa Royal Wellness. I am taking all the help that I can get. Dad, tingin nyo ba tulong yung ibibigay ni Lena sa Royal Wellness as Executive VP? Sa tingin nyo ba hindi ko kayang patakbuhin yung Royal Wellness mag-isa? Adrian, may mga kayang gawin sa Lena na hindi mo kayang gawin. Talagang nakuha niya na yung tiwala niyo. Dahil pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa company, eh paano kung meron siyang ginagawa behind our backs habang nakupo siya doon sa posisyon? Dad, kung napapaniwala kayo ni Lena na magkakampi kayo, itigil niyo na yan. Dahil hindi siya dapat pagkatiwalaan. Nalaman ko na ginagamit niya lang kayo. Sinabi sa akin ng tao ko, eh para saan? Baka meron siyang pinaplano laban sa inyo at hinahayaan niyo siyang gumalaw sa Royal Wellness. At kasama niya pa yung Jordan na yun. You think I don't know my enemies, Adrian? I watch them. I watch every single thing. Hindi mo ko kailangan mag-ibigan. I know how to play this game. Matigas at umasa na makakalabas ka pa dito. Pero hindi na mangyayari yon dahil sa patong-patong na kaso na kasampa laban sa'yo. Wala ka bang sasabihin na hindi ko pa alam? Sino ka? Ako si Lena. Maraming mga mahal ko sa buhay ang biktima ng mga krimi na pinautos mo. Si Ate Ramona. Oh, pinupad ko naman yung usapan namin ng doktora. Pinakulang ko siya. Kasi Lucas Narciso, ikaw nag-utos sa tauhan mo para patayin siya. Ano pa bang gusto mo? Pag-sorry ako sa'yo. Nakakulong na ako. Ulis ka na. Huwag masayaan ang oras ko. Fernando, hindi mo kailangan mabulok dito sa kulungan mag-isa. Yung nag-utos sa'yo, dapat makulong din. Ang lagay ba, eh, ikaw lang ang magbabayad sa kasalanan niya? Ngayon, umamin ka. Sino ang nag-utos sa'yo? Kanino galing ang mga kill orders? Wala kang mahihita sa akin. Pag labas ko ito, babalik ang buhay lahat. Talaga ba? Umaasa ka pa na ilalabas ka ng mga koneksyon mo? Ng mga kapit mo? Si Commissioner Conrad Suarez, siya ang dahilan kaya ka napadpad sa salbasyon, di ba? Para balikan siya. Oh, ano nangyari? Nahuli ka ng mga polis. Samantalang siya, ayun, malaya. Ikaw yung nakapulong dito. Umalis ka na! Sakim si Conrad Suarez. Kung hindi mo siya iipitan ngayon din, makakataka siya. Mag-isip-isip ka din. Tumatakbo ang oras. Beshi, may bisita po kayo. Nong! Ay, Mangkiko, napadaan kayo. May importante akong balita sa inyo. Tungkol kanina po. Di ba nag-usap kayo ni Fernando Castro? Pagkatapos ninyong mag-usap, nakipagtulungan sa amin. Talaga, Chief Kiko? Umamin siya sa'yo, Beshi? Grabe, napaamin mo si Fernando? Lena lang malakas. ano daw pong sabi, Nong? Umamin siya na parte siya ng bentahan ng droga. Inamin din niya na siyang nagutos kay Toto Ferrer para patayin si Lucas. Pero yun ay isang pabor na ginawa niya para sa isang tao. Kay Commissioner Conrad Suarez. Alisin mo silang lahat. Kanina ko pa po ginagawa ng paraan, pero ayaw po talaga umalis ng media. Datingan lang po sila ng datingan. Gusto nila humingi ng statement niyo.
sino ang naglabas sa press ng statement ng Fernando na yan? Aalamin ko po. Babalikan ko po kayo tungkol dyan, Commissioner. Nandun na yan. Ang lalaglag. Hindi nila ako mauli. Wala silang prima! Nasaan ang swerte mo ngayong taon sa trabaho? Tignan ko lang sinong maglakas ng loob na mangialam. We have to help Conrad. Karma niya yan sa pagpapapatay niya kay Dad. Sa pag-ibig? Kayo ni Jordan? Ano meron doon? Sino ba mahal mo? Ikaw! Sa'yo nga ba talaga si Lena? O pinagloloko mo lang yung sarili mo? O baka naman sa pamilya? Sira na yung tiwala nila sa isa't isa, ay sila na mismo magpapabagsak sa mga sarili nila. Simula ngayong Lunes, di ka gagabayan ang kapalaran. Isa-isa na silang bumabagsak at napaparusahan dahil sa mga kasamaan nila. Pero para na rin natin tinulungan si Lucas. Umanda ka sa dapat mong pagbayaran. Hindi ka pwedeng mamatay! Marami ka pang pagbabayaran! Marami ka pang kasalanan na pananagutan! Lucas! Love